Lea, anak, okay ka na ba? Kailangan na nating umalis. Attention to Lea Joven. Attention to Lea Joven. Please proceed to Dr. Comprendio's office, please. Thank you. Nakikita niyo po ako? Si mama po nasa labas. Ang sabi niya po, mauna na daw po akong pumasok. Pasensya na po kayo. Nabangga ko po yung pinto niyo. Hindi ko po sinasadya. Papagalitan niyo po ba ako? Talaga? Hindi ah? Lagi-lagi nga po ako bumabangga sa mga pinto sa school. Sabi naman daw sa clinic, wala naman daw akong problema eh. Pinatignan pa nga nila yung mata ko dun sa parang telescope. Okay naman daw, wala naman daw pong problema. Pinagbasa pa nga nila ako nung mga letters. Yung mga letters sa wall. Okay naman. Alam ko po kasi talaga, wala po akong sakit. Wala. Alam niyo po, ang alam ko po talaga ay hindi ako mahina. Kasi napakalakas ko nga po yun. Pero secret lang po natin ah. Meron po akong superpowers. Opo, superpowers yung pagtagos ko po sa mga pintuan. Kaya ko po tumagos sa mga pinto. Secret lang yun, ha? Bigla-bigla nga lang po. Hindi ko po alam kung paano tsaka bakit. Mga 12 times na kasi kami nagpapalipat-lipat ni Papa ng bahay. Tapos nagsimula yung powers ko sa bahay namin ngayon. Sabay namin ngayon, tawag po dun kondo, tapos yung mga pintuan po dun magkakatabi kami po lahat ng magkakapitbahay. Pero minsan ko lang po sila nakikita kasi yun nga po, lagi nakasara yung mga pinto nila eh. Tsaka sa ingay po dun, siguro po hindi nila ako naririnig. Kahit na kumatok ako, tsaka sumigaw. Para akong malito. Nadidinig ko pa nga eh. May asong tumatawal. May handaan. Tapos, may magandang music. Nakakadala talaga yung music ng kapitbahay namin si Ate Paula. Violin doon yung tawag doon, yung nilalagari para tumugtog. Pinakinggan ko pang maigi eh. Tumayo ako, tapos sumayo doon sa music. Pabilis ng pabilis. Paikot ng paikot. Hanggang sa hindi ko na namalayan. May nangyaring kakaiba. Nasa bahay na ako ni Ate Paula. Kaso,
Una, natakot ako sa kinabahan ako kasi baka... Ate? Hi, Ate Paula! Ate Paula! Hello! Hindi ako nakikita ni Ate Paula, kaya ayun, tinuloy-tuloy ko na lang yung pagsasayo dun sa music ni Ate Paula habang siya nagbubilin pa rin siya na nagbubilin. May nag-cheer sa paligid. Nagustuhan nila yung sayo ko at saka yung violin ni Ate Paula. Kaya syempre, nagbaw kami. Tola! Tama na yan! Kumain ka na! Anak! Tara, laro tayo! Naalala ko nga po, isang beses lumabas ako ng condo namin tapos may nakita po akong maliliit na footprints. Tapos sinundan ko po, saka pinakinggan ko ng maigi. Parang may tumatahol. Yun yung tuta ni Tintin, yung kapitbahay namin. Pinakinggan ko pa ng maigi, parang sisay nila, parang naglalaro sila. Sinundan ko yung tahol tapos tumagos ako sa dingding. Nasa bahay na ako nila, Tenten. Ay, yung tuto. Ay, cute ka naman. Sabi ni Tenten sa kanya, roll over. Tapos kumunin yung tuta. Tapos sabi pa ni Tenten, fetch! Tapos sinabol naman ng tuta yung stick. Ang bilis pa nga ng tuta eh. Tapos, sabi ni Tenten, play it. Nakikita ako ng tuta? Pero si Tenten hindi... Yung tuta naging werewolf! Kailangan ko makalis dito. Yung superpowers ko! Kaya umalis na ako dito, nag-atak ang dingding, tapos tumagos ako! Anak, Leia, mabibilin lang ako sa labas. Kahapon lumabas po kami ni Mama. Sese nga po eh. Kaso, dire-diretso ako dun sa pinto pag uwi namin kasi parang nasanay na ako. Hindi ko na malayan, tumama na pala ako. Parang mahina na talaga yung superpowers ko. Hapon na po pala. Alam niyo po sa bahay, pag ganitong oras kumakain na po ako. Kasi nagugutom na po ako eh. Kaso isang beses, naiwan ako mag-isa sa bahay. Gutom na ako, walang pagkain. Alam niyo po, biglang, parang may naamoy po ako. Kaya sinundan ko yung amoy, tapos tumagos ako ulit sa dingding hanggang sa... Dito na ako sa bahay ni Aling Linda. Ang galing talaga ng superpowers ko. Sarap! May pansit, barbecue, tapos... Lumpia. Ang dumi nila nagsasalo-salo. Ganyan din kasarap magluto si Mama eh. Kaya dapat talaga yung powers ko, pinapractice ko. Para alam mo yun, matatagusan ko na lahat ng dingding, pati pinto, kahit eroplano, dapat matatagusan ko.
dahil mapuntahan ko na si Mama. Yun, parang makakain na ako ulit ng sarap niyang luto. Kaya yun, napunta ako sa iba't iba pa naming kapitbahay. Napuntahan ko lahat. Nakita ko pa nga, iba-iba yung mga colors. Iba-iba rin yung mga furnitures nila. Iba-iba yung mga kulay. Ha? Pati ingay nila. Iba-iba. Sisira na lang, sisira. Ayaw ko na yung powers ko. Papunta sa ibang floor. Shhh! Papunta sa ibang building! Kaya ko tagusin kahit na yung mga walls na hindi ko kakilala. Kaya tinuloy ko pati sa school. Kahit pa sa Siena school namin. Leia, baliw! May tama ka, Leia! Weird! Leia, baliw! May tama ka, Leia! Di ko po maintindihan kung bakit di gumagana yung superpowers ko sa school. Tinatawag pa ako ng mga kaklase kong baliw tapos tumatawa pa sila. Totoo naman na may superpowers ako. Ngayon pa tignan yung susubukan ko po ulit. Tignan niyo po, susubukan ko po ulit. Promise po. Promise po, magko-concentrate po ako. Hindi, huwag po kayo mag-alilaksi. Makakatagos po ako ulit eh. Nakakainis naman. Ba't nawawala na yung superpowers ko? Lagi na lang ako tumatama sa dingding eh. Tsaka sa mga pinto eh. Ito kasing... Tapos yung powers ko, ito yung paborito ko gawin sa bahay. Sa bahay. Anak, kakausapin ka raw ng mama mo. Si Papa... Nasa loob po siya ng kwarto sa gilid ng kama. May kausap po siya sa telepono. Sabi niya si Mama raw. Si Mama po kasi nasa London eh. Nagtatrabaho po siya rin para raw may pangkain kami, tsaka may pang-aral ako, tsaka raw po para mabili yung mga gusto ko. Yun po yung sinasabi ni Papa. Si Papa? Matagal na po nung huli kami nagkakita ni Papa. Madalas nga po kami maglaro ni Papa eh. Sa totoo lang po, alam nyo, mas lumalakas po yung superpowers ko kapag kasama ko po si Papa. Ipapakita ko po sa inyo. Tignan niyo po, magko-concentrate po ako. Tignan niyo po, makakatagos po ako. Kailangan ko po makatagos kapag po nasa bahay po ako. Makakatagos po ako. Wait lang po. Promise po, promise.
Ayoko po sa bahay. Kasi... Yung TV po namin. May pinapapanood po si Papa na ng mga hindi ko po gusto mapanood. Tapos po, maglalaro po kami na parang yung tuta. Tapos po, sasabihin niyo po sa akin, laro lang daw po yun. Kayo huwag daw po ako matatakot. Yun po yung lagi pong sinasabi ni Papa sa akin. Tapos, ano raw po yung isusubong ko. Huwag daw po ako magsusubong. Kung sasasabihin niya, hawakan ko daw po yan. Hanggang sa maririnig ko na yung violin. Tapos yung tol ng aso nila, Tenten. Pati yung mga handaan. Kaya po ako nagpa-practice para po makakatagos po ako sa lahat ng pito at sa lahat po ng dingding para po makakasakay po ako ng aeroplano para po pupunta po kay mama para po magkasama na po kami ni mama. Nung narinig po ni na teacher yung kwento ko, sabi nila ilalayo na raw po sa akin si Papa. Hindi na raw po siya makakauwi sa bahay kasi dinala raw po siya sa malayang lugar. Alam niyo sana nga po eh. Tsaka alam niyo po, sana si Papa wala siyang superpowers kagaya nung sa akin. Tumawag po si na teacher kay Mama. Narinig ko pa nga po yung sinisisi ni Mama yung sarili niya. Buti na lang sabi niya na teacher, hindi niya yun kasalanan. Nung lumayo na po si Papa, dun ko po naisip na lalo na po talagang nawawala yung superpowers ko. Alam niyo po, naisip ko mga nga po eh, magiging mahina kaya ako. O kaya, mas magiging sad kaya ako. Ang dami po palang naiisip kapag ganito. Alam niyo po, buti na nga lang po, lagi kong kakwentuhan si na teacher eh. Tapos ang saya-saya ko po kasi po, lagi po may nakikinig sa akin, tapos naniniwala po sila sa akin. Lagi rin po nila ako inaalagaan. Sana nga po laging ganun eh.
Si Mama. Si Mama po yung mayroon superpowers kasi alam niyo po ba? Isang tawag lang sa kanya ni na teacher. Grabe, ang bilis. Para po siyang may sariling pakpak. Ang bilis-bilis na kauwi agad siya ng Pilipinas. Sabi niya pa nga po, hindi na daw po kami magkakahiwalay. Kakasama na daw kami forever. Ayun lang. Di ko man lang nakita yung mga kapitbahay namin. Di man lang ako nakapagpaalam. Pero siguro hindi na rin po kailangan. Kasi sa bago po naming bahay ni Mama, lahat po ng kapitbahay namin doon, nakabukas yung pintuan, tapos lahat po masasaya, tapos lagi pa sila nangangamusta. Tapos nasasayawan ko pa po yung music ni Ate Paola. Salamat din po. Thank you po kasi lagi po kayo nakikinig sa mga kwento ko kahit na parang paulit-ulit na po. Alam niyo po, kakakwento ko sa inyo, may natutunan ako. Pero, secret po natin ha. Nung magkasama na po kami ni Mama, hindi ko na po pala kailangan ng superpowers.